ibabasahin ko na itong kasaysayan na ito para maintindihan sa sambayan ng Pilipino. At maganda ito pag-usapan ngayon dahil wala nang politika. Wala nang siraan. Kasi mas matagal ng sira. Para maintindihan ito, basahin kong buo para maintindihan sa lahat at pati yung verification. Mga ka-Pilipino, ito po ang last will and testament ni Mr. Ferdinand Edralyn Marcos. That I am Ferdinand Edralyn Marcos with the post of codename Triple E, Triple Seven, and Spiritual King Solomon of Israel and Legal Aids of Merit and Imelda Romaldes Marcos, Y. Umpin, President of the Philippines Island, of General Holder of the following asset of the properties entrusted to me by the internal creator for the benefits of the people of the Philippines Island to wit financial provenances with Triple E account FM01.77 word of 120, di ko alam kung ilang trillion ito, napakadaming zero, idiritso ko na sa baba, an account number of 99391-3243-4-9 word of dollar that directly intended for the welfare and the benefits of the people of the Philippines Island. B. Land provinces with original certificate of title number 779 under survey plan number 11-4509 with constant measurement of 451 million square kilometer of the total of area covering of the land of Luzon to the land of Sabah and registered under the Land of Registration Act number 496 in accordance with the provision of ratified by and between of United States of America and Spain, dated December 10, 1898, held in Paris, France, with distinguished men, made an old pretend from time of King Bernardo Carpio, following both truth cheating on the Spanish colonies until both by Dr. Jose Rizal, illegally sold by Spain to the United States of the America, illegally sold by General Emilio Aguinaldo to the U.S. authorized and bought by the undersigned of the United States of the America worth of 20 billion 14 metric tons of gold bars thus preserve benefits of World Trade Center in New York City of USA that declarely intended for the welfare of the benefits of the people of the Philippines Island. C. Miscellaneous authority provenances such as number 1. Authority to press and depress against existing matter and extensive account. 2. Authorize and amenities and demunitize any international and local
currencies. 3. Authority to lock and unlock against existing mother and extensive account. 4. Authorities to seize and resurrect against existing mother and extensive account. 5. Authorities and represent and expel existing mother and excessive account. 5. Authorities represented and expel signature and foreign authorities and the undersigned. Number 6. Authorities and midget indirect international mover against existing mother and extensive account. Number 7. Authorities on audit and sustain audit against existing mother and extensive account. Number 8. Authority and modify and revive against existing mother and extensive account. Number 9. Authorities to hold and redeem without the monetaries of aforesaid existing mother and extensive account and authorities and keeper, audit, and arranger of the physical precious commodities such as gold, diamond, silver, platinum, and number 10, authority to engrave and engage printing of monetary currencies worldwide after having duly sworn to in accordance with the law heard by that history. Oh, ito na yung history. That the undersigned was sold, holder, and seed asset on properties that entrusted through channel and event from King Bernardo Carpio or Spiritual Judge Simon, Spiritual Judge Samson of Israel. How share this testimony over said treasure and the Philippines Island troopers of this legal deposit under White Mongolian account and how acquired from foreign traders and Alpha Omega ring with an old text printed papers from time of Adam into Noah into Prophet Moses, Judge Samson, King David, and King Solomon of Israel, that the undersigned their into will be transmitted directly in Anthony Santiago Martin with international recognized code name of number Spiritual Wonder Boy, and I am a 01 and Spiritual King David of Israel and legitimate husband of Lynn Grace and H. Medina with recognized code name and number Spiritual Maria Cristina and C1, C2 and Spiritual Bathsheba of Israel with those treasure we back time from year 965 were agreed upon and executed by the between of King Carpio and foreign traders such of Mongols, Korean, Indian, Malays, Japanese, and Chinese indicated that I'm chains of trade and loan from the Philippines Island, which the island were very rich from physical gold, silver, diamond, and platinum mines
that those traders must be paid twice of their actual loan. Materials and sample is one piece of gold which of I gram must be paid. And agreed. So, such nature of trading of the Philippines Island until the plan to rock and invite of the Philippines Islands of gram of the time being foreign in invaders throughout Mongolia and Chinese counterparts where they retrieved some remaining papers left by King Carpio, stating that before of offer sacrifice to black and hider rolling stone and empty Sierra Madre in Sierra Madre in the town of Montalban and nearby town of Rodriguez Rizal, province of he left those treasure to the people of the Philippines Island of the stone of Dali Dalikatuna or Maria Banahaw and Lady Saman of M.T. Banahaw in Quezon province of Espiritual Delayla to take charge in the treasure over said treasure and as time has passed of Mongolia in age of the Philippine treasure in bidded more land of the Asia region with the talk interpretable empire of the landed of throat Asia region the prime years of 1206 1294 they invaded that landed more land of the western region including of the Holy Land and eastern Europe of some of in remote area of the American continent ante Mongolia ended their recompetition of more land of the world leaving said Carpio documents in China after he received of downfall on year 1290 until the Western civilization correspond in ambition of more land of outside of their area of the Spain was one of among European expedition and the adventure of conquest land outside of Spain first in leading America and then unrepeated in the Philippines Islands, Spain, other European counterpart learned that those Mongolian treasure of the use of to be as retrieved from Eastern Europe of west of Mongolia riders and didn't now to the treasure of whole replicated Carpio treasure those European invaders medyo mahaba-haba ito with blood compact by and between King si Katuna and King Sigala of Bohol and General Miguel Lopez de Legazpi and Spain of Mexico dated March 16, 1565 recovered some Carpio treasure and Bohol province of acquired of Melikia Billy or Maria Cristina as Lady Saman of Empty Canlaon in Negros province throat of Dila Dilacana the said
Fra Maria Cristina and Maria Banahaw to recover from the ruinous and depression of fee of the land using the same treasure of intended from the only of the Filipinos and time of again of Spain of conquer of the island leaving pain and heartbreak among the Filipino until Dr. Jose Rizal our spiritual prophet Moses of Israel born of spiritual David in the great of creator action yun yung Rizal until the end of scholastic profession in the University of Santo Tomas living suffering under pain and distress of others pain dim and praise until he met Maria Clara del Prado or transferred spiritual power of Maria Banahaw the hand of order Alpha Omega ring living of the message of that must be recover documents of King Carpio in custody of Chinese Emperor Kua Kutsu Dim Rizal Island Wind of the Hong Kong of where Emperor Guatso visited in Hong Kong that under the custody of British Dr. Jose Rizal successful guest of that Carpio documents that they fled from Hong Kong to European cities that the Madrid, Vienna, London, Paris and Berlin which carrying some miraculous gold given by Graciana de los Santos and Maria Cristina from MT Colonon that having more than the 3 trillion tons of miraculous gold mines after Jose Rizal the European travel of the wind back in the island of Spain ruler Berbery per secure in and suffered pain of the persecution of the Spain regime until they decided to execute the penalty through gunshot of December 30, 1896 in Bagumbayan, now Luna, Manila and before doctor did in a fortunate execution, he left those treasure that people of the Philippines island that stood to the treasure overseas but the treasure of Carpio and Rizal to Maipipanya and Coronado Castalijo now as sinukuan and spiritual Maria material recognized mother of Jesus and truth his death of people of the Philippines island firm of to be revolt against Spain colonists and from death of Dr. Jose Rizal death execution until obtained temporary liberation on June 12, 1898 Filipino Revolution fought again Spaniard until the overthrow in the island of Bat of the American authorities and in entered of the island after their ratification of treaty with Spain under of treaty of the Paris dated December 10, 1898 in Paris, France of Spain sold an island of the United States and America worth of 20 million American dollars with on old
Philippines map documents printed by King Carpio and said map was entitled to Titulo de Propiedad number numero 4136 and time of against of the American authorities reoccupy of the island using that treaty in the absence of the people representative and importantly General Emilio Aguinaldo Sol Titulo de Propiedad numero 4136 but been bought by Dr. Jose Rizal to spend in the sum of 20 million American dollar that cost of soberly for Dr. Jose Rizal to accuse by the same regime from Spain moneracy to Spain Governor General in the island sedition rebellion against Spain regime in the islands and the immediately cancelled and terminated all registered properties of Spain in the island including Titulo of Propiedad numero 4136 and the initiative of the survey of the land of survey plant of number 11-4509 by virtue of the mandate of instruction made of President William McKinley to Jane Robert Torrent and President William H. Toll of the Philippines Commission of the Survey of the Island of in order and assure their legal occupation of in the land of the after of the resurvey and the island of the mission approximately more than 451,000 square kilometer covering of the land of Luzon of the island of Sabah and by virtue of the all of land registration act of 496 enacted by the Philippines Commission led by President William Toll and the Philippines Island was entitled to original certificate of title OTC 779 number land of survey plant of 11-4509 and registered under the land of registration act of number 496 of the American modified of the bill of some educational system via view in lifestyle among of the Filipino until World War II accord and inexplicably of the excess power of the decided to the after World War I and adult Hitler son of Ignacio Enrique Coronado at Triotor of Dr. Jose Rizal peace alike ito pala yung traitor as alike of peace of alike who went in Paris of the claim Carpio treasure for himself managed Germany to a global horror and the associated with Italy and Japan the world was horrified by the axis of power and the looted and the alleged treasure of Europe without knowing that the those were of remain of Carpio treasure and Dr. Rizal also saved Alpha Omega ring and Madrid Spain of other pertaining treasure in Spain that the deposited by
Dr. Rizal under White Vatican account and the assets of power were delivered to the treasure of the Philippines Island without knowing by the Filipino people the truth of the monetary of Jin Tomoyuki Yumasita. Yumasita, son of Judge Alfonso Pihao, who entrusted by the undersigned of thick set of the presidency from years of 1970 to 1983. Ang ganda pala nito. Si Yumasita, son of Judge Alfonso Pihao, ulitin ko. Alfonso Pihao, who entrusted by undersigned to take seat of presidency from year 1970 to 1983. Yan yung pag-upo ni Presidente Marcos. Magkalinawan tayo ngayon. While B. undersigned was under processional step to deposit under time version some multiple stack of physical precious commodities saved by King Carpio and Dr. Rizal for the benefits of the people, benefits of the Filipino people that cost to be brought the undersigned as seem and downward against of the Filipino peoples some those treasure were the high by the ass of power and still hidden in the mountainous proper of the sum of under the sea of the Philippines island that cannot ever be allowed to touch to retrieve and recover sponsor by the maturities of the multiple certified deposit by the undersigned for the Filipino people after World War II through UN case of 4136 some of the country claimant to seize alleged looted and lost treasure by the excess of power of that properties of King Carpio, of King Bernardo Carpio and Dr. Jose Rizal were demanded recovered of to be retrieved for their benefits of profit of the sometimes of year 1945 International Court of Justice decided to grant petition for certiorari as to demand of the retrieval of such alleged lost and looted treasure of the assessed power of the giving all claimant, petitioner and us that date of 30 years from the time of execution said case of the hands of Elise Sibuer in the world and the retrieve for the benefits of their country and the undersigned instinctively went of the empty Sinukuan town of Arayat, Pampanga province to meet Ma Epifania in Coronado, Castillejos or Maria Sinukuan and the handed of over of the Alpha Omega ring of the undersigned of the sum map of the hidden Carpio and Rizal, treasure of the undersigned. Mahaba talaga. And the survey of the Yumasita to hear of the successful obtain of Ma Royanda M. Ribis of Maria Makiling and defined as Queen Esther Persia and Israel of the Antel of this undersigned successfully at games of office of the presidency of number
of November 30, 1965, on the underside of was undertaken of recover those Philippine treasure of disease, those documentary treasure abroad on set back up where they still live in the Philippines island until those petitioner filed of demand of letter against of the underside of the return of fee them. Those recovered alleged treasure that the undersigned deposited in the sum of Bank of N, Europe, Asia, America, including the World Bank Group of NDA, undersigned depended with the right of the, by virtue of that international court rules of the undersigned obey. International court ruling that this treasure were intended for the benefits of the people of the Philippines Island and the undersigned of successfully against a victory overhanding of bridge win of the international court rules of the reaffirm of the conclusiveness or those certified deposit of the Filipino people of the founder or petitioner never contested their place of before of the statute of the international court on the allow to Hans Sweden of the means of the mountainous of the undersea area of the Philippines Island and the undersigned allow their pleaders to Hans for nothing sometime on year 1980s. Because those the treasure were identified and recognized by the International Court of Carpio and Rizal treasure located on the Filipino people and the sometime of year of 1976 of the under both the Philippines Island with the original certificate of title number 779 under survey plan of 11-4509 with constant measurement of 4,051 square kilometer of the total of land of area covering of the land of Luzon, the island of Sabah on the registered under the Land of Registration Act of 496 in accordance with of the provision of ratified by the Between of United States of America as of Spain, dated December 10, 1898, held in Paris and France, word of 20 million excessive from the original of dollar of 100 million. Officially price of the price of General Ford and undersigned of the White House, Washington, Washington DC, USA, of the agreed of the recognized their loss asset and properties recovered of the undersigned as asset of the properties of the Filipino peoples until identified as asset of properties of King Carpio Trot undersigned of some time of year 1976 agreed upon of the executive of the contract of the agreement made and executed by the between the undersigned of HM Queen Elizabeth II in England and the Buckingham of Palace of London, England, with the living to the Queen Elizabeth physical ancient ring of Alpha Omega ring of some miscellaneous agreement made of the executed by and between of undersigned and the United Nations Organization of the Committee of 300 Hill of UN Headquarters, New York, USA. Thereafter, tragic incident of the assassination of Senator Noynoy Benigno Aquino Jr. sometime of year 1983 was brought a storm of presidency that caused for the
under sign of leave post to Corazon Cuanco Aquino how one throat cheating and a parallel revolt without knowing that the undersigned was only entrusted of the office of the presidency judge to judge behalf an undersigned didn't know everything about evil deed of judge behalf to the nation like taking 40 million credit to the World Bank Group using a secret deal by the World Bank itself without reaffirmation of the Philippine Congress and throat this the undersigned suffer more depressed and disappointed among the Filipino who I wish to set economic promise from there. Malinaw, puro magnanakaw. Isipin mo, secret deal, 40 million dollar. Diyos ko po. Ganun na pala tayo. Ano ba yan? Recover upon strike of global crisis to be expected to become in future but still executed trust alleges of documents that intending all memories of said deposit of the Filipino people general intention those found upon memories on year 2000 and beyond shall reconsider to be intended for the following developing program for the Filipino prophets. Ito na. Basahin ko na ito kasi ito na yung sinasabi ni Imelda. Baka nga mayroon dito. Titingnan ko lang. Number one, livelihood program to set and engage Filipino into entrepreneurship program. Number two, scholarship program to assist all scholars to perform the school work from primary to college level. Number three, health care program to assist all Filipino beneficiaries to maintain good health. Number four, disability retirement pension program to assist all disabled retired under pension Filipino beneficiaries to claim these benefits. Number five, national infrastructure an urban and rural venture program such to concrete road, bridges, school, building, hospital, building relocation, building and railway system such ordinary railway, light railway, system of builder train. Number six, agricultural and irrigation development program to assist all farmers and others agriculture workers to maintain and sustain their demand of needs. Number seven, mining program to be chosen by the above mention of authorities parties. Number eight, panghuli industrial and other economic matters to assist more Filipino
to perform workforce throughout the Philippines Island for their daily needs. Sa araw-araw na pangangailangan, wala po ditong nakalagay na magtayo ka ng foundation para kukurapin. Malinaw, ngayon, mayroong mahalagang habilin ang hero na presidente ng Pilipinas na namatay, hindi yung buhay. Dear Dirsain, to hereby abolish at all cost and effect, Miss Patricia R.S. Trinidad Aclaim Imelda Marcos, Mr. Fidel Valdez Ramos, Ignacio Enrique Coronado, and Judge Alfonso Pihau Albincent Gokongwi siguro to, Versales Pihau, an appointed trustee, General Juan Ponce Andrele, Mr. Losyotan, Mr. Jan Gokongwi, Mr. Henry C. Sr., Mr. Jaime Agosto Sobel de Ayala, Mr. Eduardo M. Cuanco, Mr. Ferdinand Marcos Y. Santiago Aclaim, Ibongbong Marcos, which the original one was already died and sometime on year 1975, Miss Amy, ay bakit Lacson? Miss Amy Lacson Santiago, Amy Marcos, Mr. Demetrio Bondoc Garcia, Miss Irene Cuanco Santiago Irene Marcos, and other trusted name recognized by undersigned but local and foreign trustee including the Republic of the Philippines. Oy, pati pala Pilipinas ito, tanggal. Including the Republic of the Philippines and all majorities and above said asset and properties shall hold are relatively by decided by the undersigned to modify in the future of all accounts, either mother accounts and extensive account shall at all legal course cause and effect be automatically modified, interlock on our before the entrance of year 2000 in view modified mother account to be handled solely by Antonio Santiago Martin or hindi na si Santiago Martin Piram ang spiritual wonder boy, or dalawa na dahil si Santiago Martin ay matagal nang patay, souls by Anthony Santiago Martin or spiritual wonder boy for benefits of the people of the Philippines Island and all apportioned fiscal maturities shall that on legal cost for an effect by automatically transmitted to any local registered bank in the Philippines Island or the bank of reactive and established by Anthony Santiago Martin. Acknowledgement. As the undersigned agreed of this agreement with full will good faith of the authority and as critically heard emancipation
The underside of hereby giving this acknowledgement to Anthony Santiago Martin with international recognized code name of number Spiritual Wonder Boy and EM01 and Spiritual King David Israel and his legitimate wife Lynn Grace the second Medina with recognized code name and number of Spiritual Maria Cristina and C1 Sito and Spiritual Bat Hiba of Israel duly authorized signature to execute and to exercise full right and authority exercised by the undersigned of their better mind for people of the Philippines Island and of opposition or resistance from the undersigned or subject to the invoke and no physical precious commodities physical and automatic left or right thumb print from the signature and official seal of the office of the president and notarized seal or internally required us to prove the undersigned identically and the undersigned only required Anthony Santiago Martin to present submit to the United Nations Diplomatic Office of the Philippines Island copy of the Certificate of Liberty on said birthmark such as him small of the life corner of his nose and small patch of crab placed under back on his left neck and underside should recognize reconsidered and reconfirm in validity and authenticity of in this term either of original duplicate form in subject to submit of United Nations Diplomatic Office of the Philippines Island or Departed Record Congens Candace This copy is made to the base or ability using OCR software and then able to checking for error. There are positions some which are under stamp which of the bad place on the documents we cannot read of all those places which cannot read correctly or designated and there may still be small error from the software of our not knowing the actual spelling of the many name of this place repair the original copy from when we created this more available vision. It witnessed our past whereof of the hereto sign this from without of witness this December 20, 1988 at this Buckingham Place, London, Great Britain. It's President Edralyn Marcos signed in last hand. EEE 77
Ito, magkaintindihan tayo. Hindi ka pala napakita yung perma. Natapos ko na pagbasa. Iisa lang si Ferdinand lang ang pumipirma, pero anim na pirma ito. At si Ferdinand Marcos, kahit anong dokumento na pipirmahan, hindi siya pumipirma ng iisang pirma lang. Laging last yan, may 888 at 777. Laging anim. Ngayon, tapos na tayo sa last will. Mayroon kasi binirepay natin sa maka-account na ito. At tumama naman. Doon muna tayo sa katanungan ng sambayanang Pilipino. Ano ba talaga ang totoo na nakatagong kasaysayan? Dito sa last will, Certificate of Title o TC 779. Ngayon, ito ay nakasaad ay Washington DC, USA sa Board of Governor of Federal. Nakailang sulat na tayo nito. Ito yung last natin na sulat sa Board of Governor ng Federal na humingi na tayo ng assistant para sa imbitasyon sa totoong tao na dapat mag-implement. Kasi nung unang sulat, sumagot naman ang Board of Governor na ito nga ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang totoong kasaysayan ng Pilipinas at ano ba talaga itong titulo na nando doon, tama ba talaga ito o mali? Kasi bakit dito ay nandyan ang mga taga-ibang bansa ang nagsasabi na ito pala ay nabili ng 20 million. O, nakita na. Ito yung kasagutan sa Board of Governor ng Federal Reserve. Baka naman sasabihin nyo, galing Quiapo to. Ayusin nyo, pagtingin. Hindi ako gumagastos para sa sarili ko, kung hindi, ginagastosan ko to para sa kabuuan ng tao sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas to. Para maging malinaw tayo na magsasalita tayo na mayroon tayong konkretong ebidensya. Ngayon, sino yung magpo-question nito? Po-questionin ninyo itong papel na to. Pinakita ko na sa inyo kanina. Mayroon naman dito nakasaad. Pwede kayong magtanong kay Jerome Pule, kay Jerome Pule, chairman ng Board of Governor ng Federal Reserve System, 33 Liberty Street, New York, 145 USA, RTN 010-01-20-8 of New York, NY10045. Ito yon. Kung diskumpiyado kayo
I-verify ninyo ito. Matagal na pong tapos to ang verification. Last February pa. Pati kabuuhan ng mga kumpanya na niluloko dito sa buong bansa. Ang nakalagay dito sa amendment, at ito dapat tayong matakot kasi hindi pala to nagmula pa sa tao, kung hindi ito nagmula pa sa kaninunuan nating lahat na hindi tao. Nandun, binasa ko kanina, sana naintindihan ng taong bayan. Nagsimula pa kay Moises, kay King Carpio, kay King David, bago dapat iniwan para sa taong bayan sa mundo. Hindi pakinabangan at lulukuhin ang mga sambayanang mahihirap. Nakakalungkot po isipin na ang Pilipinas pinamumugara na ng panluloko. Masakit man isipin, pero ito ang kasaysayan na nangyari sa atin lahat ngayon. Instead, lahat ng politiko, lahat ng presidential na nagdaan ay dapat ilalantad sa taong bayan na walang halong kasinungalingan, pero ano ang ginawa sa atin ngayon? Pero higit akong naniniwala sa hatol ng Panginoon, hindi hatol ng taong bayan, dahil yan ay tao lamang at hindi nila alam kung ano yung ginagawa sa sarili nila. Tandaan ninyo, sa binasa ko kaninang makasaysayan, hindi po ito nagtatapos sa araw na ito, hindi po ito nagtatapos doon sa eleksyon. Ngayon wala na tayong politikang pag-uusapan, ay ito ay tuloy-tuloy na ipaliwanag sa mga taong hindi nakakaintindi. Pero mas sinisiguro ko sa mga nakakita nito na mas marami ang nakakaintindi at maraming nakakaalam, ayaw lang magsalita. Kaya ito, ginawa natin, lumakas ang loob natin, ginawa natin, ipakita sa sambayanan kung ano man ang kahinatnan, mas maigi yung nagsasalita ka na maintindihan sa taong bayan kung ano bang nangyayari. Bakit? Nandiyan na, natupad na ang sinasabi ng mga YouTuber na tinadhana daw. Pero ako, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Bakit? Paano ako maniniwala ang sinulat ni Nostradamus ni Ritoque? Puno sa kasinungalingan. Bakit puno sa kasinungalingan? Malinaw ang nakasulat ni Nostradamus. Mga bubo lang itong nag-YouTube. Inilagay pa nila yung buo. Nababasa ng taong bayan. Kayo mga taong bayan, basahin ninyong maigi. Ang tao na mamuno sa atin ngayon ayot sa gusto natin na nakatadhanang taong ito ay isang inosinteng bata na pinanganak sa North Pearl of Asia, sa Land of Promise. Wala pong pangalan na nakasulat doon na si FLM o kaya si BBM. Yun ang dapat hintayin natin. Huwag na tayong manghula ng pangalan na baka mamaya hindi naman tama, na pag-uugatan nung kasamaan ng damdamin ng taong bayan. Bakit? Ano ba ang inasahan sa taong bayan sa bawat pagpalit ng presidente? Sa bawat pagpalit ng maging leader ng ating bansa? Sa bawat pagpalit na maging leader ng ating siyudad, senator, congressman, mayor, ano bang inasahan natin sa ating pagpalit? Di ba tayo umaasa na ang uupo ay dapat maiahon sa kahirapan? Di ba laging pinagmamalaki sa mga tumatakbo? Baguhin ko ang buhay mo at tutulungan kita para umasinso. Paano ba aasinso ang tao pag walang pera?
Paano ba aasinso ang sambayanan kung walang pundo? Paano aasinso ang isang tao kung ang nagmamay-ari ng isang kumpanya ngayon ay hindi tunay na may-ari ang ginawa ng puro pagnanakaw lang sa loob ng kumpanya para sa sarili niya? Aasinso ba ang sambayanan? Aasinso ba ang manggagawa? Malinaw sa last will na nakasaad sa livelihood program na dapat magtayo na para isuporta sa pangangailangan sa araw-araw sa agriculture pa lang. Ano bang naitulong natin? Halos triple ang abono. Ngayon, umaasa tayo, nagpalit na, di ba? Congratulations sa lahat na bumoto noon sa nanalo. Dahil ako po, hindi po ako naniniwala na mabago ang bansa natin sa mga nananalong politiko. Bakit? Wala naman po sa kanila. Si Wonder Boy na si King Anthony Santiago Martin kira matagal ng patay at yun, hindi nai-report sa Washington DC, pero nai-report na natin yan. Kaya lumabas na lahat yung mga dokumento. Si Haring Kiram, si King Anthony Santiago Martin, uulitin ko uli, ay pinatay noong September 20, 1972 sa Pangyan Sarangani. At yung pinaglilibingan ngayon, pagkalibing, anong ginawa para maitago? Binuldoser at ginawang palingki ngayon. Pero huwag po kayong mag-alala. Kasi iyong anak po buhay. Si Santiago Martin Kiram ay siya po sa katauhan ni Sergeant Rodolfo Remasem Espanyola. Ito na lang po tayo sa Infinity Report muna. Si King Anthony Santiago Martin Kiram, si Sergeant Rodolfo Remasem Espanyola. Narian po. At ipaalala ko lang sa lahat, ang Land of Promise po ay hindi Pilipinas kung hindi nag-iisa na lupa sa Mindanao. Ni kahit saang lugar sa Mindanao, basta ikaw ay umapak ng Mindanao, siya po ay Land of Promise. Hintayin po natin yung batang sinasabi. Dahil ako ang paniwala ko, ang Board of Governor ng Federal Reserve ay hindi po nagsisinungaling. Dahil kung ano nakasaad dito sa last will, dito tiningnan natin yung Mongolian account. Sino ba ang may-ari ng Mongolian account? Sino ba si Italiano? Andi dito po. Inulit ko lang. Ngayon, umpisahan ko muna sa kalupaan ng bansa natin. Unang tinanong natin sa last will dahil nakabungad, OTC 779, ano bang sabi sa Board of Governor ng Federal Reserve? Ito. Board of Governor ng Federal Reserve. Certified po ito.
Ito po, certified po yan. Namaya, pakita natin lahat yan. Ang nakasaad po dito, ownership of Mr. Chopisto Magsipok Espanyola, codename Astaliano, and Mr. Rodolfo Rimasim Espanyola. Siya po, si Rodolfo Rimasim Espanyola ay ang codename si King Anthony Santiago Martin Kiram. Now, ano po ang nangyari? Siya po ay inamindahan na noong 1985, kasi nung mamatay noong 1972, si Marcos po, na totoong Marcos, dahil ang Marcos po noong araw ay pito, alam po niya kung anong mangyayari. Ngayon, sa amendment po, pagkamatay ni Rodolfo Rimasim Espanyola, codename King Anthony Santiago Martin Kiram. Ito, baga din lumabasa sa Board of Governor ng Federal Reserve, ha? Oh, ito. King Anthony Santiago Martin, si Rodolfo Rimasim Espanyola, King Anthony Santiago Martin Kiram. Ngayon, ang bunsong anak naman na tinatawag si Genuine King ESM 01 and White Spiritual Wonder Boy Morning Star Spiritual Boy with original. Morning Star with original certificate of title number 779 under survey plan number 11 4509 with constant measure of 451,000 square kilometer of the total land of area covering of land of Luzon of the island of Saba registered land of Accord 96 in UN case of 4136 declared degree number 1139 as much. Ibig sabihin, tama po ito. Oh, ibalik ko ulit. Nasaan ba nakalagay ito? Ito yan, sa last will. Ha? Ayan, sa last will. Oh. Malinaw, sa last will, di ba? OTC 779. Okay. Nasagot ko na isa-isa. Ngayon, oh, ito tayo sa infinite report. Doon sa last will, ang original account ay White Vatican account of Mr. Jose Rizal and White Mongolian account of Mr. Chopisto Magsipok Espanyola Kiram account of Rodolfo Rimasim Espanyola Family Origin King ESM White Eagle account President Ferdinand Marcos Holy Heaven Father account of Chopisto Magsipok Espanyola Astaliano HHFE 662011 2011 General account name Authority Origin Trusteeship Original
BC, GR, ED, FM of 12. Ibig sabihin, December 20, 1985. The code name origin. Santiago Martin Kiram as Rodolfo Rimasim Espanola King Anthony Santiago Martin. Transport Authority code name Robert Sanchez Espanola White Spiritual Wonder Boy Morning Star. Nature of Origin Documents. Date of Transfer of Authority is December 20, 1985. Observative Name for SEBLP. Financial Authority Code Name of top Secret of ESBLP EM 01 of Chopisto Magsipok Espanyola. Ito para magkaalaman ng lahat. Bakit is ESBLP ang code name ng kumpanya sa buong bansa? Ito po ay Anthony Santiago Bagong Lipunan Program. Nandoon po nakapaloob ang lahat ng malalaking kumpanya na pinagsamantalaan. Nandito sa Pilipinas ngayon na sinasabi sila raw ang may-ari. Tingnan nga natin. Kasi malaki na pong problema yan. Hindi na po ito biro-biro. Paano nila kukunin? Sana nga lang po yung inasahan ng mga ginto na ipamimigay, maibigay. O baka naman, hindi ko rin alam, iba yung ginto nila, iba rin ito. Diba? Kaso nga lang, sa last will at saka ito, sinasabi. Hindi ko naman ito gawa. Sinasabi ng Board of Governor. O ito, sa World Bank naman tayo, kasi baka mamaya sabihin ninyo, ito, gawang kiyapo na naman. World Bank. World Bank, sagot ito. Sinagot ng Board of Governor. Certified yan ha, notaryado yan. Ngayon, basahin ko. Dahil nung makilala ko yung may-ari, gusto ko kasi magtanong ng katanungan na dapat tugma naman. Okay. Sumagot ang Board of Governor ng Federal Reserve kasi yun ang nakasaad kasi dito sa Laswell. Yun ang nakasaad. Ang sinabi ng Board of Governor of Federal Reserve from Jerome H. Powell via system, the World Bank Group of USA Impenetrable Bank Statement, top secret with amendment. Ito po yun. Tara magsabi tayo ng katotohanan, hindi yung puro manghuhula tayo. Okay. Anong sagot? Basahin ko lang kayo baka mamaya mali pala to. Amendment now to all men this present this banking institution with Paul's banking responsibilities has forever re-certified, considered, recognized, declared, re-approved without furthermore protest
and other negative men below accounts, earning statement, and some additional information, and is re-update of King ESM quoted into all E is B L P account. This also involuntarily approved by these authorities to avoid anybody from accessing all said account. General Party Information GEIS Code Number ESM 001 Name of Signatory Trustee Keeper Holder SM King ESM Code Name 03 ESM 10 White Ang dami pala nila no, pakilala 10 White Spiritual Wonder Boy Morning Star Passport UN UN 00019-01 United Nations Organization Republic of the Philippines originating account number 1 and dari nito number 1 White Mongolian account Chupisto Magsipok Espanyola second White Vatican account Dr. Jose Rizal 3. Kiram account of Rodolfo Remasim Espanyola family original of King ESM Number 4. White Eagle account of President Ferdinand E. Marcos name of current account Holy Heaven Father account of Chupisto Magsipok Espanyola Astaliano General account code name HHFE-66-2011 Authority Original Code BCGR-EDFM and 1220 Ibig sabihin December 20, 1985 Trusteeship Original Ferdinand Edralen Marcos Codename Original Rodolfo Remasim Espanyola King Antonio Santiago Martin Kiram Transfer Of Authority Code Robert Sanchez Espanyola White Spiritual Wonder Boy Morning Star Nature of Documents Code Documents 222-9873 arson and duplicate date of transfer of authority of December 20, 1985 abbreviated name for ESBLP Anthony Santiago Bagong Lipunan Program Top Secret Financial Authority Code Number ESBLP Anthony Santiago Bagong Lipunan Program EM-01-Chupisto Magsipok Espanyola A Match 135295 Documents are displayed in order to relevant. Ito yon. Ayan. Andyan yung certify. Andyan yung notaryo. Makita ninyo. Ayan. Para naman maging hindi tayo mukha kasinungalingan na umaasa tayo sa gintong tanso.
Ito yan. Oh. Ito yon ang sinagot. Nang dumating ito, nagtanong tayo. Oh, ayan, andyan lahat yung sagot. Oh. Tama daw ito, napapil na ito, match daw ito. Ito yung binasa ko. Klaro. Klaro, di ba? Oh. Wala akong nabasa, may BBM dito. Baka iba naman yung kanya. Hay, Diyos ko po. Siguro naman, basahin ninyo ng todo. Ngayon, mayroon pa akong basahin dito ang isa. Ito. Hanyo muna. Okay. Basahin ko kasi yung mga kameraman ko nahihirapan eh. Okay. Para magkaalaman tayo. Eh baka nga naman si Presidente Bongbong Marcos eh pabigyan natin ng idea. Malay natin. Eh siya pala makakatulong na madala itong taong to kasi nangarap siya eh. Nangarap siya na ibigay itong ginto at yung pera. Di ba? Eh, alam naman nila kung saan puntahan yan eh. Kilala din naman nila, lalo na yung nanay niya. Lalo na si Imelda, mas lalo niya alam niya. Kasi nakapunta siya sa mansion. Nandiyan yung mga picture niya, hindi siya pwede mag-inay. Nakapunta siya sa Kalasangi Beach. 1970. Siguro, di pa ulianin yan. Malaman pa nila yan. Ngayon, baka gusto niya matupad yung pangarap na pangarap din ng sambayanan. Basahin ko. The Committee of 300 and the World Bank Group of USA, Bank of Account of Information, the annual auditing of Herent Bank Account of All, I hereby decided are considered in the banco to end, enclosed and so unsold, be declared the actual balance of per account appeared herein into the infinity United States dollar by virtue of this submitted memorandum of all banking institution worldwide ito ha, hindi ito sa ibang bansa, hindi lang ito sa Pilipinas, worldwide, sa lahat ng bangko sentral at bangko sa lahat sa buong mundo to end of conducting of audit and the therefore opening processing and activating any of herent account should be formally discussed by the host of government where ESBLP account Anthony Santiago Bagong Lipunan program account are all located at host government authorities representative the Philippines, U.S. government, and King ESM, and code name, and genuine name, Rodolfo Remasen Española II, Mr. Robert Sanchez Española, and again, said account are now forever and perpetually declared. Sus, Diyos ko po. Pero hindi ko ito naintindihan.
Pero mayroon lang akong naisip. Declared as reconsidered, recertified, and reconfirmed as standard. Pedic-siary account and cannot be forever deleted by any all authorities worldwide, and we forever reconfirm and recognize statement written and the certificate time deposit issued by this institution which references number WB Philippines 2000 to President Ferdinand Edralin Marcos dated September 10, 1976 for all location the undisputed fiscal guaranteed balances per account and number order recognized and identified as sole authorities parties except King ESM without above given information and we furthermore notice that as previous incurred monetary balance per account will be forever be nice in all physical account and forever reconfirmed, reconsidered, and declared its actual and legal audit in infinity United States dollar to its continuous monetary earning under approved internal time of deposit match documents documents are displayed and relevant December 20 na transfer kay King Robert Sanchez Espanyola. Kung hindi ako nagkamali, sole and authorities, the single owner, siya lang, except, ibig sabihin, siya lang, si King ESM, na hindi na kailangan magbigay ng anumang dokumento ng impormasyon. Bakit? Ito na ngayon. Sasagutin ko na kayo kasi maraming hindi alam. Ito po yun. Ah. Hanapin ko lang yung medalyon. To. Pakita din. Pero bago ko to ipakita yung sagot, kasi nagtanong na rin ako nito. Ipaliwanag ko muna sa kanila. Basahin ko muna. Big Top Secret, Big Top Royal, K681, ang greatest president of Kingdom of the United Nations Organization, Economic and Local Council, United Nations Compensation and Commission. Final.
exhibit of the obligator of the word certificate of code 99998 series of act OTC 779 asset of Big Top Royal Family King 681 King of King Hari sa mga hari ESM-001 M-1 Consortium. Oh, nakakikita niyo to sa TV. Consortium International Swissindo World Trust International Orbit ESMFM Investment Club Authenticity Certificate Official Exhibit Partial List of Foreclosed Corporation United Taxpayer. Nagtatanong kayo, di ba? Nako, hindi ko pa sana ito. Nandito, nabasa ko na kasi. Di ba mga kababayan? Sinabi niyong bakukang ako, nagtatanong kayo kung nagbabayad ba ng buhis? Nabuklat ko ng bigla eh. Ito po, ang taxpayer natin. Oh. Ang nagbabayad po sa korporasyon sa US taxpayer ay si White Spiritual Wonder Boy Morning Star na siya po nakalagay dito sa papel na ito ay direct po sa account niya pinabawas yung kanyang tax na dollar ang binabayad. Ngayon po, para magkalinawan tayo, babasahin lang natin. Program approved by the Societies Transfer Association they enable participating financial institution and guarantee signature. Hindi pala mali ito eh. Kaya pala hindi na siya kailangan magdala ng papel. Kasi kailangan lang pala niya napakasimpleng bagay. Ngayon, mayroon kaya sila nito? Signature of the medallion program ensure that the ideal that the individual signing the certificate of stock power is in U.S. PAC registered owner he she has appeared on the stock certificate of stock power in U.S. financial institution or belong to the medallion signature guarantee program can provide medallion guarantee such institution include bank saving and loan credit union and U.S. brokerage also now medallion stamp program. Sana mayroon sila nito. Kasi parang sa tingin ko, isang tao lang mayroon. Kaya hindi pa na talaga makuha. Ang haba nito. Ito.
Bilis-bilis ako na lang. Kasi medyo nainip na yata kayo. The World Constitution, ISO, International Handle of Organization Account, registered by Mr. Robert Sanchez Espanola, White Spiritual Wonder Boy, Big Top Royal King, 681 King of King, ESM1 of the World, of President of Kingdom of the United Nations Organization, Diwan Ikata, Document, International One Personal Only and Only, No Commercial. Siya lang, mag-iisa. Walang ibang tao. Consortium Internationale. Transmission Consortium International US Swiss. Financer Consortium International of International Philippines. ISO International Handel Organization of 2013. One Pearson Public Trust of UN Compensation Committee. Committee UNCC number 2, the Committee of 300, the International Organized Agency, the United Organization, June 24, 2010, Infinite Bank, a statement of the Committee of 300, the World Bank Group audited on March 30, 2012. Iyon na yun, dahil sinulata na niya. Ngayon, authority, veto for disclosure bank of companies, certificate, global and human obligator project, the world of international certificate, US taxpayer. Oh, nasabi ko na, US taxpayer. Sino ang US taxpayer? Nag-iisang tao, keep with documents of microfilm. Baka inisip naman ninyo, itong microfilm ay hawak-hawak ito ha. Nagkamali po kayo. Ito pong microfilm na tinatawag ay nasa katawan ng tao ito. Kaya sinabi niya na kailangan pumunta at siya lang mag-isa. Papasok siya, siya lang mag-isa. Dahil yun ang magbubukas, hindi ibang tao. Oh, ito. Una ninyo para makita. Dahil ito, may tanong din ito, nandito rin, nakanda. Sino ba ang taxpayer? Sino ang taxpayer sa ibang bansa? Sa US? Ang may hawak ng microfilm. Ngayon, makikita natin yan. May hawak ng microfilm. History Registered World Program. History Banking. Illuminating Banding Program, Billion, oh, Bullion, Big Bang, Ruta, Mas, Kin, Kana, Rob of EE, E1, 1E. This is law of Colombian River Bank, River, Colombia of River, Backweber, Renews, Renewal survey, sampling and quantity, assurance quantity, control, QA, QC plan, project, Washington DC, final report, TC499701 of 1941, prepared by Colombia Trata Technology, for
King Anthony Santiago Martin 1941 to single owner of Robert Sanchez Española. Ito po. Ayan. Napunta na po sa bunsong anak. Isa-isahin natin para malinawan kayong lahat. For issue only for keep international transaction treaties, international agreement, overtake order certificate of Geneva Exhibit EB and USA taxpayer trot declaration of transaction number E45 5 E-Apple 303-333-742-42. Ito po ang kanyang declaration number ng International Transaction World Bank International 1997-2012-2013 Exhibit of Global Human Obligator Project. Pero alam nyo mga kababayan ang sakit. Kasi ang pagkakalam ni Queen Elizabeth nang dahil dito ang daming sinasabi sa mga nagre-report nagbabayad ng bilyones na tax sa United States direct to the account. Ang pagkakalam nila, si King Robert Sanchez ay isang bilyonaryo ngayon. For all and the international and for the Madam Queen Elizabeth, I hope you understand me to speak Tagalog because of high school graduate only. I just to read of all documents. For further now, I talk to all the Filipino people for the Tagalog language. Madam Queen Elizabeth, maintindihan mo ito ang sasabihin ko dahil ikaw ay isang Pilipino. At ikaw ay dito rin lumaki bago ikaw pumunta dyan sa UK. Ako po ay nanawagan sa iyo to please and all lawyers and all representatives, all FBI and Interpol to investigate to what happened of Robert Sanchez Española of the South Pulumulok, Cotabato. Why? Because of the Robert Sanchez Española, up to now, kung makita lang ninyo ang kalagayan ni Robert sa palipat-lipat kung saan-saan siya nagpupunta, na umaasa na lang sa mga tulong sa mga kamag-anak dahil sa paghihirap, dahil sa mga account na nandito na sinasabi na nandito na sa Pilipinas lahat. Pero yung account na yan ay pilit pong tinatago ng mga bangko. Ilan ang bangko ng pinuntahan? Pero hindi nila nire-release kay King Robert ang lahat at pinahirapan sa bansang Pilipinas. Up to now, the government is continuing to ignore of this man. Why? Duterte said to unidentified guy to negotiate all assets of the Philippines like the gold, silver, and deposited of the central bank up to now. Nakalungkot isipin na walang nag-imbestiga. Ang daming sulat na pinadala. Walang kumibo at pinuntahan yung taong yun at in-examine kung ito ba. Ito na ang United States pa ang sumagot na itong dokumento na ito ay tama. At
pinaasa tayong taong bayan sa maling kalokohan at kasinungalingan. Sa buong mundo, uulitin ko, wala ng politika itong pinag-uusapan. Hindi pa huli ang lahat. Para i-implement ito, para ang sambayan ng Pilipino makikinabang dito. This is the time for all. The politician was win to me nine. I hope to help this guy, an identified guy now, to implement for this deposited of the whole world or worldwide to help the Filipino people. Sana maging hero kayong lahat. Hindi ang ibang bansa. Kaya ako, inulit-ulit ko ito at hindi ito hihinto hanggat walang makukuha ito na visa para magapunta sa Washington DC. Dahil ang katawan nito ang hinihintay at ito na po binabasa ko ang dokumentong ito na kailangan na ang katawan niya roon. Wala na tayong ibang hintayin kung hindi yung personal ng tao. Binasa ko na kanina, except of King ASM Robert Sanchez Espanola for the one of executor. Mahirap ba gawin yun? Ako isang mahirap. Kaya kong natulungan na ba na-verify itong mga papilis na ito? Samantalang ang daming mga negosyanteng nagsamantala sa mga negosyo nila, hindi nila ito matulungan para dalhin sa ibang bansa. Para matulungan itong mga sinasabing nasa laylayan, para mabangon itong bansang Pilipinas. Ngayon, kung totoo man nang sinasabi na kailangan magiging presidente para ma-execute, ito na ang panahon. Pwede na si BBM pumunta sa Washington DC. Pwede na si BBM pumunta doon sa Board of Governor ng Federal Reserve para i-claim na itong lahat kung kaya nang i-claim na wala itong taong to. Ngayon, hinahamon ko na sana gumawa ng paraan. Wala akong pakialam kung sino ang umupo na presidente sa bansa natin basta itong taong to madala niya ron. Bakit? Kung itong taong to madala doon sa Washington DC at maipresent ito, sigurado aahon ang bansang Pilipinas. Walang BBM dito, walang Lini dito, walang Isko dito, o sino mang politiko. Wala pong kinalaman dito. Dahil ito, kahit sinong umupo na presidente ng Pilipinas, hanggang sa pangako lang ang mangyayari kapag hindi ito ma-implement. Ilan na ba ang nagdaan na presidente natin? Napakadami na. Kailan pa ito? Binigay ang last will. 1988 pa. That is 34 years na ang nakalipas. 34 years na nakalipas. Mayroon ba naasahan ang taong bayan? Umupo ang dilaw? Umupo ang pula? Umupo ang puti? Umupo ang blue? Hanggang ngayon, naghihikaos pa rin ang bansa natin. Bakit? Siguro, sa pagkaintindi ko, dahil lahat ng politiko ang tumutulong negosyante. Sino ba yung mga negosyante?
ang pag-aari nitong tao na to dito sa Pilipinas, kaya naghahanap dito ng paraan, gusto na nga lang itong magbangka, makarating lang sa Washington DC. Kaya gusto niyang ma-survive ang bansa. Bakit? Lahat na ngayon, naging gahama na sa kapangyarihan at sa pera. Pero ako, hindi ako naniniwala na ang bansa natin magpadaig si Ginoong Hesus sa mga taong sumisira sa mundo. Dahil kung matatandaan natin, mas pinili ni Hesus na lapitan ang mga taong may kasalanan niya para iligtas. Sino ba ang niligtas ni Hesus noong Simana Santa na sinilibrit natin? Yung ba mga tao na niniwala sa kanya o yung mga tao na niyurakan siya? Anong sinabi niya noong naipako siya sa cross? Diyos Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Ito na yung nangyayari sa atin ngayon. Hindi ako maniniwala na hindi ito matutupad. Nadilid lamang ito. Dahil kung hindi ko siguro in-expose ito, malamang ang milyones na tao sa mundong Pilipinas na natiling mangmang at natiling nakatungala sa anuman yung katotohanan. Wala na po itong lulusutan. Dahil yung Yumaong Marcos, hindi po siya ang masama. Pinapasama lang ng mga buhay. Bakit? Kung si Marcos, ang totoong Marcos, na naninirahan sa Pulumulok South sa Cotabato, nandoon na mamalagi sa kalasangi, kung siya ang nandito sa atin, hindi niya ito pababayaan. Dahil hindi po mga ordinaryong tao. Binasa ko na kanina ang last will na iniwanan niya. Yun ang nagsimula pa kay King David, nagsimula pa kay King Carpio, nagsimula pa doon sa pinakaninuno natin na si Moses. Madaling salita po, nagkukwentuhan tayo ngayon, pero pinagmasdan lang tayo ng Panginoon at siya na mismo ang gagawa ng paraan. Dahil nakikita natin sa bansa natin, ilan pa ba ang magbuhis ng buhay sa kahirapan? Mabuti nga tayo siguro, nagkakain pa tayo ng tatlong bisis sa isang araw. Siguro mga kaibigan, yung tinatanong ninyo na si Mr. Robert Sanchez Espanyola ay nagbabayad ba ng buhis sa United States, nasagot ko na. Ay pinakita ko na sa inyo. At mayroon itong katotohanan na ipapakita ko sa inyo, nasagot ng galing UN. Hindi ko na ito tapusin pa hanggang dito sa likod at medyo mahaba pa ito. Pero tingnan natin mamaya, balikan natin kung kaya pa ba kasi gabi na. Oh, tapusin na natin to. Total, naigsi lang naman to. Andito na ako sa master key. Rodolfo Rimasim Espanyola as King Anthony Santiago Martin Kiram, this is an absolute title of the word of key master government certain center-wide ID history Milestones of
the microfilm, principal, compresses, owner, grand, collateral board of governor, board of director, board of governor, corporate institution, and behalf, responsibilities, investment of national and IPO investment, project name, memorial, imperial, global, global country, new world order, Kiriton Kakra Buwana, new, the United Kingdom of God, Sky, Earth, certificate, code of 9998, title, absolute title, status, consortium, internationally, ID, history, subject, microfilm. Oh, yan na ha. Isa lang ang kailangan, microfilm. Kinis law. Lowered bank. Series of 1-4 asset. Oh, ito na ha. Ginagamit ng Pilipinas ito. 1-4. 1-4 asset, deposit, control, statement, investment, deposit, account registered, Alpha Omega, account record, White Wonder Boy, White Spiritual Wonder Boy, Robert Sanchez Espanola, financial institution, the World Bank Group, Union Bank of Swiss, Switzerland, Bank of Indonesia, personal, Asser Income, Infinite Bank Statement, Publication, CSIS Code Number, ESM, 001, Final Report, ESB, LP, Bagong Lipunan, Anthony Santiago, Bagong Lipunan Program, -0330-2012 UCC approval sheet, obligor United States of America, obligee Federal Reserve System, na yung sumasagot ng dokumento natin, word order, amount of US 14,300,000,000 original file, reference, UCC approval, sheet, statement, print date, October 14, 2011. Ito na yung pag-umpisa, pagsulat. Supervisor, date of the Committee of 300 of the World Bank Group, reference, ESBLP, audited date, March 30, 2012, Daisy Operation Alpha Omega FM-001777 with code, Spiritual Wonder Boy, identity code, data, ownership, Mr. Robert Sanchez Espanola, in the House of Representatives HR-1249 have been approval. Final report obligor, United States of the America of obligee, Federal Reserve System by exhibitioner EB and obligationer EB and single owner of the power word order
Ito na, yung mga number. Ayan, pambasahin. By international CL readership, word and behalf of over of authorized UBS EB under account Federal Reserve Bank authorized Federal Reserve Board by only by one personal only iisang tao lang D1 Ikatan Documents International Owner Central Bank by Bullion Big Bank Rota Mas Kinkana Rome of 0EE0A Ito na Single Authorization Signatory Guarante Nag-iisa lang oh. Medalyon lang. Baka gagawa sila ng medalyon na ano. Madali naman gumawa eh. Sovereign or authorization certificate. Media release. Title absolute. Subject. Authorities instruction. Inhibit. Gold certificate. USBS. Instruction. Operation of Alpha Omega. Triple A FM. -001-777. Exhibit of obligation. Certificate USB. UBS. Motor gig G statement. Overtake order, nation and people, and this closure, bank and companies, under E, official exhibit, full extent and law. Officer of Switzerland, Swiss, coordination, bank, Swiss, Zurich final Infinity bank statement The committee of 300 of the World Bank Group reference oh, ito na sa SABL pala ito lahat audited account data sheet have been instrument global confirmed dated March 30, 2012 authorized act of Union Bank or Switzerland UBS USA taxpayers UCC approval sheet 14 October 2011 extraction amount of 14 trillion power of attorneys only using the signatory guarantee of medallion statement of project bank protection master agreement ah, ito na absolute title consortium international transaction office by between of transaction of consortium international USA Swiss and Consortium International Philippines from National and on and behalf of the people of Republic of the Philippines as of the single owner and principal of history registered world program history banking infinite account banking program and following owner actual genuine currency proper money world gold silver coins acceptable collateral from the treasure tax and loan program 31 certificate part 203 new and united kingdom of god of sky earth which obligor by the united states for america of the olive tree by the federal reserve bank and ucc financing statement by bank
for international settlement. One, we wish declaration pacts of lending firm confirm activity, and in IAM we are willing to cooperate with International Revenue Service IRS and to close to the IRS of the account of record relating of the account of held by US UBS and under master number of indicated above of the our name of white spiritual wonder boy morning star spiritual boy of the genuine name Robert Sanchez Española in my our interest of the account data sheet Infinity Bank Statement Final Report from the Committee of the 300 of the World Bank Group of the single owner of Mr. Robert Sanchez Española, Big Top Royal King, King 681, King of King ESM01, with understanding of the single owner of Robert Sanchez Española, one personal only, no commercial, no complicated, Severine organizational that account include among of their things. Oh, nag-isa lang, siya lang. Documents identifying the account holder of the beneficial owner of their authorized person. Documents pertaining to foreign entities established or operated on behalf of the United States taxpayer account opening documents, financial provenance, account statement of transaction, confirmation account, summarized record of where transfer. Malinaw. Oh, ito, para malaman na nila. Ito na yung sagot. Babasahin na natin. Oh. Pasahin ko ulit para masiyahan sila lahat. Legal background authorities mandate, general power of attorney signatory, guarantee, ID, history, ownership, microfilm lang. Microfilm and medallion, identity code data, deposit control statement investment, deposit owner bank of Switzerland, USBS, AG, FDS Union, collateral. Hindi ko na basahin, hindi ko na alam kung ilan tuloy na ada to. 74, 760, 920, 184 kilograms gold. Ilan tuloy na ada kaya yon? 74. Oh, ulitin ko ha. 74 toldo, 760 toldo, 920 toldo uli, 184 toldo uli, at kgs, ibig sabihin kilo grams. Ilang tulinada kaya to? Kasi mukhang trilyon ng kilo ata to eh. How many tons kaya to? Ang signature sa history, pagpupunta doon, kahit magdala man siya ng abogado, sa legal background, wala pong mangyayari. Bakit? Iisa lang po ang kailangan. Microfilm. Pangalawa, medallion.
At ulitin ko ulit, ang microphone, kung hindi ako nagkamali, parang 6 or 4, 5 years old, 4, 5, 6 to 7 years old, nandyan sa mga taong yan, yung batang yan, itinanim na ni Marcos sa tiyan noong ipinatakas niya yan papuntang Aguinaldo at pinaglagaan sa isang kernel. Hanggang doon lang ang authority ko. O ngayon, naintindihan nyo na kung ano lang kailangan. Hindi na po ito ng mga dokumentong to. Wala na po itong saysay. Ang kailangan lang ni White Spiritual Wonder Boy, ingat kayo dahil napakadami ninyo. Ang dami ninyong nagpakilalang White Spiritual Wonder Boy. Paalala ko lang sa MBI, FBI, Interpol, mayroon ng ICC court order na hulihin lahat yan ng magpakilalang ganyan. Kaya kayo, mag-ingat kayo sa pagpakilala ninyong kayo si White Spiritual Wonder Boy. Dahil inamindahan na po yan, wala na pong Spiritual Wonder Boy. Dahil 1972 pa, patay na po yan. Ito, binanggit ko na. At si Wonder Boy Morningstar, inamindahan na po siya sa isang katauhan ni Robert Sanchez Espanola as King of King. Ito na po, sinagot na po ng Board of Governor ng Federal Reserve ang sinasabi sa history ng ownership, microfilm, medallion, identical code dito. Dito na ako sa susunod, ha? Kasi yung gold, binasa ko na kanina. Dito naman tayo sa platinum. Guarante Platinum Banks. Oh, ito. Siguro Ferdinand Marcos ito, Idralin. Kasi FDS eh. Union Bank of Switzerland instruction. Dami naman ito, numero ito. Instruction 54299127R000148. Position code E001 INE045-UBS. Account master agreement account number EM221-33334 account name Mr. Robert Sanchez Espanola, code name King ESM01 and White Spiritual Wonder Boy, Boy Morning Star, Spiritual Boy, ESM and IPM, Authority Mandate Fiscal, Monetary Infinity, Bank Statement Audit of March 30, 2012, the Committee of 300 of the World Bank Group Reference, ESBLP, Bagong Lipunan Program ni Anthony Santiago Martin, Operation Alpha Omega of AAA, FM-001-777 code, Operation White Spiritual Boy, Spiritual Wonder Boy, King ESM-01, Job Title Big Top Royal Key, King, 681 King of King, ESM-01, History Agreement New Rata, ADIL Imam Madinisyon Hubanes Culture Authorized Suite
authorized sweep, integration, project, empty, 99, empty, 760, empty, 105, empty, 103, country ownership of the Philippines. Hoy, mga taga-bangko, taga-Central Bank, lahat ng bangko, makinig kayo. Anak ng kamuti naman kayo. Binigyan na pala kayo ng authorized ship integration. May project empty na kayo. Bakit pumunta itong taong to? Hindi ninyo in-entertain. May empty na kayo. Country Philippines. Ownership. Ano ba to? Gagawan pa ba tayo rito? Country ownership of the Philippines. Name of owner, Mr. Robert Sanchez Espanyola. Pumunta na sa mga bangko ninyo, hindi nyo in-entertain. History of ownership, authority, microfilm. O pwede ninyo subukan. O gusto nyo, bukas na, subukan natin. O, hinahamon kayo mga taga-bangko. Magsabi lang kayo, kailan nyo gusto, papasokin natin, huwag nyo buksan. Hayaan natin mamatay siya doon sa loob kung hindi man talaga siya. Isa lang ang inihingi. Bakit hindi niyo magawa to? Mayroon naman pala kayong order eh. Microfilm certificate lang. Coverage. Number one. Exhibit of authorities, USB. Exhibit and gold certificate. O kaya man pala ninyo mapakialaman yung gold dyan eh. Kaya pala ninyo mapakialaman yung gold dyan. Eh sige, subukan yung pumasok yung center blank. Kung mabuksan ninyo yan. Pero ngayon, sino may gusto? Ako na nag-amon. Ako mismo sasama sa tao. Kapag nabuksan, i-release nyo sa taong bayan. Pero pag hindi, hayaan nyo kaming mamatay doon sa loob. Pero sa palagay ko, hindi mangyari. Nakalimutan ko lang yung taong nakaharap doon sa Central Bank. Hindi ko lang na kuha yung pangalan. Pumasok na ito eh. Kung hindi ako nagkamali, 2019, hindi 2009. Ikukuray ko lang ha, ulitin ko ulit, 2019, pumasok. O Mr. Jokno, magtanong ka, sino ang tao mo dyan noong 2019? Mayroong isang nagngangalan na Robert Sanchez Espanyola na taga-Pulumulok, pumasok dyan, nabuksan yan. Verify mo, tulog-tulog ka sa pansitan eh. Verify mo kung sino yan, nandito eh. Pwede bang hindi gumana yung microfilm nito? Pwede bang pumalya ito? Hindi naman tayo may gawa nito eh. Nalaman na nga nila na ngayong panahon eh. Mayroon na yan eh. Kasayang naman, microfilm lang oh. Instruction, obligation, certificate. Mortgage statement. Four. Holder certificate QR154-321-CO-003-3496. Ito naman IGM London. Baga inisip ninyo yung mga GM na naglalakbay niya, yun yun na mayari nito, hindi GM London SGL with 18 bullion. 70 million kilogram. Grabe naman, dami. 70 trillion kilogram.
B of series of 101-4 asset volume of USA taxpayer US UCC approval sheet October 14, 2011 and UCC financing statement bank for international settlement. Nagbayad na pala to, na-settled na. Siguro, hanggang doon na lang muna tayo. Medyo mahaba-haba na. Hindi ko na uulitin ulit pagpakita yung mga titulo pa ng lupa kaya baka mahilo na kayo. Marami pong salamat. Sana sa sunod natin pagkita-kita, mahaba na naman to. Dahil ulit-ulitin ko na panawagan nito sa buong mundo, tulungan itong taong to na makarating na sa Washington DC para matapos na itong problema natin. Kasi hanggat hindi ito, nakailang sulat na kami dyan, oh. Hanggang ICC na yan. Oh, mayroon pa. Tambak na. Tambak itong mga sulat na to. Para itong tao na ito makalis na. Kasi pag hanggat hindi ito makalis, patuloy pa rin itong magluloko. Ngayon, nakaintindihan nyo na. Naintindihan na natin ito, itong last will na ito. Itong last will na ito, ay matagal ng panahon ito, panahon ay kupung-kupung. 1988 pa, hindi na pa kinabangan. Mas maganda ito ngayon. Diba? Binuto ninyo para makaupo at para mapakinabangan ito. Siguro, pwede nyo na singilin. Presidente na eh. Huwag na ninyo hintayin yung John Tirte. Pero pwede naman, malapit na rin yun eh. Para isang buwan na lang mahigit. Kung madali pa kayo. Eh para makita natin, by July or December, maganda ng Pasko. Malay mo, makuha nga ito. Diba? Kasi yun ang pinangako. Ngayon, kasi ito ang pinangako, at alam kong history, kasama akong maniningil na bakit ka nangako tapos hindi mo naman kaya ito pa rin. Dapat sabay-sabay tayo. Kailan yung gusto? July o August na? Pabigyan pa natin hanggang October. Sa October tayo maningil. Para naman medyo may trailing. Siyempre, uupo siya by John Terte. Problemado pa yan sa ginastos eh. Sa laki baga naman ng ginastos. Siyempre, maniningil mo na yung mga kapitalista. Pagbigyan mo na natin. Siguro naman, pagdating ng October, mahaba na masyado yun. Kapakatagal naman nun, kung hindi mo pa tumasikaso para madala na dito sa Pilipinas kung mayroon ka nga naman talagang dalhin. Yun ang inasahan natin. Ngayon, alaman nyo na ang pink na nasa likod ng dilaw, mayroon din pala, mayroon ding kasalanan. Spoko ba ganoon? Mag-transact ka ng 40 million dollar? Tapos secret deal? Ano ba yan? Ayaw mo malaman ni Benigno Aquino? Nasa sinit tuloy. Huwawa naman yung tao. May waga talaga itong last will na ito. Nababasa ko tuloy dito. Ang dami. Tapos, ibinintang doon sa matinong tao. Ang problema, kahit ako, nagtatanong din ako kasi ang binasa ko kasi dito, the one and only original Bongbong Marcos is already died in 1975. Malaking katanungan. Bakit ginamit
ang history ni Presidente Marcos, sino pala itong Marcos ngayon? Kasi ako naguguluhan din ako eh. Naguguluhan din ako sa papel na to, sa totoo lang. Bakit? Bakit hindi pinamana? O, hindi, bakit hindi pinamana? At sa ibang tao, ipinangalan, ang Diyos ko po naman, tulungan naman sana. Bakit siya mismong ama? Sasabihin niya na patay na yung anak niya. Ay, ikaw na ko, di ko kayang gawin yun. Di ko kayang gawin yun sa anak ko. Kung ako. Kahit man hindi kasiguradong anak mo, napakahirap nung sabihin mong patay na. Ayan eh, gusto na makita to? Ayan eh. Okay naman yung Xerox eh. Pag minsan kasi, pag hindi mo hinahanap, nagpapakita eh. Ah. Siguro, kayong manonood, ulitin-ulit, kayong mag-analisa, kung tama ang sinasabi ko, ano ba itong mga dokumento, eh, pag-isipan nyo na lang. Huwag nyo nang kukutsain yung dokumentong yan, dahil alam nyo, yung dokumentong yan, kahit sakya po, walang pwedeng gumawa niyan. At kung siya sinasabi ninyo na mayroong hawak si Imelda ang original, eh wala namang pike dyan. Kasi yung nakasulat niyan, isa lang yan, pari-parihas lang yan. May pakita nyo. Tingnan natin. Para ma-implement na yan, para mapakinabangan. 70% sa taong bayan dyan eh. Sipin mo sa ibang bansa. Ang nasa kanila, 20 lang. Pero nandun nilagak sa kanila. Nandun nilagak lahat. Bakit? Dahil dito sa Pilipinas, walang tiwala. Dahil wala siguro mapagkatiwalaan. Sipin mo, asset natin dito. Sa bansang Pilipinas, kayamanan ng bansang Pilipinas, sa United States o Switzerland, lagay. Walang tiwala sa bansa natin. Pero mababago yan, huwag kayong mag-alala kasi sa tingin ko, yung batang inosente na hinahanap ninyo, malay ninyo, nandyan lang yan sa paligid ngayon, nag-iikot lang. At yan pala, may kaugnayan ni Robert Sanchez Espanyola kung sino yan sa buhay niya. Malay mo, hindi lang sinasabi, may kapatid pala yan. Hindi lang sinasabi na mayroon pala yung kakambal. Di ba? Sino ba yung inosenteng yun? Kasi si Robert hindi nakatapos pag-aral dahil nga sa hinahabol siyang gustong patayin kung saan-saan siya napunta at mabuti na lang napunta siya sa magandang kamay at nakilala rin natin, natulungan din natin sa problemang ito. At sa palagay ko, mayroon pang isa dyan na hindi pa natin alam kung sino yon. Na yun ang inasahan naman natin na baka hindi lang nagkukwento sa amin, hindi lang inukwento ni Robert sa amin na mayroon pa pala siyang kasama. Kasi sa dokumento kasi, ang nakalagay ay hari siya sa buong mundo, king of king. At siya ay original na apo ni Queen Elizabeth. At siya ang hinihintay ni Queen Elizabeth dahil siya ay kilala naman ni Queen Elizabeth. Hindi naman siguro yan pwede na siya ang magiging pinuno ng bansa natin. Dahil hari nga yan eh. Si Queen Elizabeth nga ay reyna. Nakita niyo ba si Queen Elizabeth ay namuno sa isang bansa? Diba? Hindi. Paikot-ikot lang siya at puro prime minister ang nangyayari, malay natin at this time dahil bago napababa si Marcos ay tayo ay federalismo at tayo maging prime minister na dapat na ang Marcos at saka Binigno Aquino hindi naman tunay na magkalaban at sa panaliksik ko ang pagkakalam ko umuwi si Binigno Aquino
para uupo na prime minister, hindi kalaban ni Marcos. Dahil si Marcos ay bababa sa pwesto, magiging finance minister. At silang dalawa ang maging makapangyarihang tao sa bansang Pilipinas. Yun ang mga narinig ko sa mga kwento-kwento lang noong mga inabutan kong matanda. Kasi kinukwento yan ng panahon pa ng lolo ko na matandang-matanda na. Yun ang sinasabi niya na once na ang Pilipinas mapapalitan ng presidenteng babae, pag-upo na pag-upo sa presidenteng babae, pagbaba ni Marcos, sigurado, sisipa ang presyo na hindi na natin kayang abutin. Sabi ko, grabe naman. Ang sinabi pa nga lang niya, aabot lang ang bigas ng 500 ang sako. Pero ngayon, hindi na 500, 2,000 na mahigit. Kaya dapat pag-aralan ng todo sa mga sambayanang Pilipino sa buong mundo, pag-aralan kung paano ba tayo nilulokong mga mahihirap. Marami pong salamat.